What's up mga katropa, itulit ang inyong katropang OFW dito sa Dubai, nagbabalik. So for today's video reaction guys, magre-react tayo dun sa may lagi nagte-trending sa Facebook, sa YouTube na palabas ni Erwin Tulfo in action, yung Pakistaning hinututan ng 3.5 million ng kanyang ex-girlfriend na Pilipina. So yun guys. Guys, yung reaction ng video natin is dun sa may Pakistaning hinututan ng 3.5 million ng kanyang ex-girlfriend na Pilipina. Ang reaction ko lang guys, para sa akin siguro naawa ko dun sa may Pakistani, syempre. Dahil siguro sa pagmamahal na dun sa may Pilipina, nagawa niyang ibigay lahat ng meron siya. Pero syempre, hindi naman niya ini-expect na susuklian siya ng pagmamahal din. Na pinangakuan siya na pag nahiwalay niya na yung asawa niya, papakasalan na siya. Pero in the end na ang nangyari, hindi pala matutuloy yun. So, siguro, dala na rin ang laki na ng ginastos niya, ang laki na ng pinuhunan niya, syempre. Parang hindi niya na kayang iwan yung babae, kaya ang ginawa niya, pumunta siya siguro ng Pilipinas para kasuhan yung babae na maibalik sa kanya lahat ng pinaghirapan niya, yung mga perang ginastos niya sa babae. Then sa babae naman, sana at least kung talagang hindi mo naman siya kayang mahalin, sana hindi mo na talaga hinututan siya or hindi mo na tinanggap lahat ng mga regalong binibigay sa iyo ng Pakistani. And then, yung reaction ko pala dito about yung sinasabi niya na sinaktan siya sa Dubai, na pinagbuhatan siya ng kamay, then yung mga pinakita niya mga pasa. Dito kasi sa Dubai, sobrang priority talaga ng mga babae. Then, mismong sa bus, sa may mga pila rito, laging pina-priority nila mga babae. Kahit sa nga, metro station nga lang, priority na nila yung mga babae. So, alam mo kung gano'n nila pinapahalagan, lalo na ng mga police, ng mga authority rito sa Dubai, yung mga babae, talaga nilang ginagalang. So, kung alam mo na palang sinasaktan ka ng Pakistaning yon, tapos hindi mo naman pala siya mahal, bakit hindi ka nagsumbong sa mga pulis? Anyway, nakakalabas ka naman ng bahay, nakakapasok ka ng trabaho. So, kayang-kaya mo talagang, alam mo yun, humingin ng tulong sa mga kasama mo sa trabaho, sa manager mo, na tulungan nyo ako kasi sinasaktan ako ng partner ko. Kasi unang-una, a-action lang talaga ni Lene. Especially pagdating sa mga kababaihan natin. At yung takot talaga ng kahit mapaibang lahi pa yan, takot talaga yan pagdating sa mga pulis dito sa Dubai. Kasi grabe, sobrang higpit dito pagdating, lalo na sa mga physical, mga abuse na ginagawa ng mga, lalo na mga kalalakihan sa mga kababaihan. So, yun. Then, pagdating naman sa flat na sinasabi mo marami kayo doon, kung talagang sinasaktan ka niyan, malalaman niya ng mga kasama mo sa trabaho eh. And then kung may susi siyang hawak, duplicate na sinasabi mo nga na nagpa-duplicate siya, syempre natural lang yung mag-partner kayo. Then alam na mga kasamahan mo sa bahay na boyfriend mo tong kinakasaman to. Then kung nalaman ng mga kasamahan mo na sinasaktan ka, on the spot talaga, tutulungan lalo na ng mga kababayan, natin dyan sa Dubai. Lalo na dito, ako sa Dubai, syempre pag may nakita akong ganun, instant talaga tutulungan ko yung mga kababaihan dito eh. Yun, guys, so alam mo yun, naawa lang kasi ako eh. Sobrang, sobra yung pagmamahal sa'yo ng Pakistani, kaso sinayang mo lang eh. Kaya siguro napilitan na rin siyang i-demanda ka, and then mabawi niya lahat ng mga pinaghirapan niya. Sana sinuklian mo lang siya ng kahit konting pagmamahal eh. Kasi naging kayo na naman eh. Yun. So guys, tignan rin natin yung mga reaction, hindi lang yung sa akin. So tignan rin natin yung reaction ng mga netizens natin na nakapanood ng episode na to. So
dito, imagine nyo guys, umabot na siya ng Pakistani, hinututan daw ng 3.5 million ng ex-girlfriend niyang Pinay. Part 4 na to. So, itong part 4 na yung napanood ko eh. Yung part 1, part 2, part 3 siguro, papanoorin ko na lang yan pagkatapos na itong vlog na to para at least maintindihan ko talaga yung buong kwento na eh. So, yun guys, sa part 4 na to, yun yung mga sinabi nila po sa mga physical dito sa Dubai. Yun nga, yung sinabi ko guys, pagdating sa babae rito guys, hindi nila pwedeng saktan yung mga kababaihan natin. Kahit ano pang nationality yan, basta mapababae, sobrang priority nila dito. Sobrang higpit pagdating sa babae. So, basahin rin natin yung mga comment ng mga ano natin, yung mga netizens natin dito. So, sabi rito ni Christine K. Torres, Lorena, I hope the management read my comment. You can already see who is the liar here. She is already making sorry just to clear her name and conversation. So yun nga guys, inanuhan na talaga ni ate na si kabayan na natin ang talaga hindi nagsasabi ng totoo. Kasi may kita mo rin naman sa mata niya eh, yung the way siya kung magsalita, talagang ano eh, parang pautalutal. Kita mo yung Pakistani, parang diretso lang siya magsalita, di ba? Yun. So, ang nag-comment sa kanya, 18, then 242 ang nag-like. So, it means, you know, marami talagang pumapabor kay, ano eh, kay Mr. Pakistani. Then, dito naman kay Jivan, this lady was already instructed by her lawyer what to say and what to do. She's a wise black lady. I'm team Pakistani because he speaks straight and direct. Ayun nga yung sinabi ko kanina, guys, dito guys, may kita mo talaga yung consistency ng ano ng Pakistani, the way siya magsalita and then the way niya sabihin yung kwento niya. Hindi katulad ni ate, alam mo yun, parang scripted na yung mga sinasabi niya. Kaya yun, sana magsabi ng kung sino talaga sabi ng totoo eh. So yun, 140 like, then 8 comments. So hindi na natin basahin yung comment nila. Dito naman kay ano, Christine Joy Cabato, Rose Corazon Mataak, aka Gold Digger. Uff, grabe. Yung ngayon parang ano eh, yung the way, yung tingin ng mga kababayan natin. And hindi, pasensya na ate ah, kasi hindi yung parang lumalabas sa akin. Imagine mo 3.5 million, grabe kalaki yun, 300,000 dirham. So, imagine mo yung 300,000 dirham. Dito sa Dubai, pwede ka na maka-establish ng isang business. Then, alam mo yun, pwede ka na magbuhay. Ano rito yung mayaman eh. So, yun. Then, sabi naman ni Irish Mag, no? Oh my God, that lady is a gold digger. So, same lang. Naawa rin ako kay ate. Kaso, syempre, kawawa rin naman yung Pakistani natin yan eh. My friend. So, gold digger, best dramatic actress just to get the money from that man. You have the right to talk another people in her world. Ayun nga yung sinasabi ko nga kanina. Pwede siya talaga magsumbong eh sa mga katrabaho niya. Instant lang tayo yan. Magsabi lang siya sa mga katrabaho niya. Sinasaktan ako ng ano ko, ng partner ko, ganyan, ganyan. Automatic na yan guys. Tatawag talaga yan ng police. Dito siguro isang tawag mo lang, nandyan na agad yan eh. Ano eh, sa mall, may mga ano na yan eh, may mga pulis na talaga dyan eh, na naka-destino eh. So, hindi na talaga makakalapit sa kanya yung Pakistani. Anyway, hindi naman sila kasal dito sa Dubai. So, kulong yan, di dapat naging wise si ate, di kung talagang sinasaktan yan, pinakulong yan na, di, at hindi na nakarating sa Pilipinas, di ba? So, sabi naman ni Rico Shea, hindi ko alam paano basahin ko eh. Lahat ng comment dito nagsasabi na scammer ka, nakakahiya ka, gold digger, bachelor of science in scamming with honor, sana kakutuhin ang Pokemon mo. Ayun, sorry guys ha. So sana kutuhin ang Pokemon mo, daga. So grabe si kuya, seriously, what the yeah, iba talaga, iba talaga yun. Galit niya rito kay ate, pati yung ano niya, kukutuhin. So, huwag naman, yun nga, si ate talagang ano daw, talagang nakakahiya yung pagiging gold digger niya.
So kawawa siya pag kinutong nga siya. Catch it, bitch! Sabi naman ni Kickmaster, professional gold digger, the expert liar, award-winning actress, give the girl a round of applause. Yun nga, sabi ni Kickmaster, so professional daw talaga. Imagine mo, 3.5 million. Hindi ka ba naman maging professional, di ba? So, grabe. Iba talaga yung galit nila. So, yun guys, hanggang dito na lang yung reaction natin. Para sa akin guys, naawa lang talaga ako dun sa Pakistani. So, pinaghirapan niya lahat ng pera niyan na 3.5 million. So, hindi niya na-expect na mamahalin siya talaga ng babae. So, parang ginamit lang siya, minahal lang siya dahil sa pera niya. So, yun lang guys, nung wala na siguro siyang pera, yun, nilayasan na siya. So, kaya kayo guys, mga kabayan ko dyan, na sana maging honest kayo sa sarili nyo. And then, kung talagang mahal niyo yung tao, kung ano pala, kung hindi nyo mahal yung tao, so sana sabihin nyo na yung maaga. At saka kung hindi nyo talaga intention yung pera, huwag nyo nang tanggapin para at least hindi kayo mapagkamalan na gold digger guys. So hanggang dito na lang guys. Hope na naintindihan nyo yung mga sinabi ko. So at least, so guys, dito na nagtatapos yung reaction video natin. So plus, react na lang guys. Kung hindi mo talaga mahal yung tao, huwag mo silang paasahin, huwag mo silang bigyan ng motibo. And then huwag mo tanggapin kung anong mga binibigay nila para hindi na sila umasa. Kasi iba ang pananaw ng mga ibang liar ito. Once tumanggap ka ng bagay sa kanila, nag-expect na yun ng malaki. So, yun lang guys. Pero bago ang lahat guys, kung bago kayo sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, then thumbs up. Yun, ciao!